May Korean rice burger. Panoorin nyo po muna ang aking intro bago nyo po makita kung paano ko po yan ginawa. Don't forget to like, subscribe, and click that notification bell. Yan po ang aking mga ingredient. Tomato, lettuce, at saka frozen patties. Yan. Nagsayang po ako. Kailangan po fresh yung rice natin. Medyo halu-haluin po natin siya bago natin po siya lagyan ng sesame oil. 1 tablespoon. Yan. Tapos po a pinch of salt. Kunti lang para lang po may maglasa siya. Para may lasa. Tapos mix po, haluin po natin siya para kumapit po sa kanin yung sesame oil at saka yung salt. Cover po natin siya habang pre-prepare po natin yung mga ibang gagawin. Yan, set aside po natin siya. Yung tomato po, i-slice nyo po depende sa kung gaano kakapal nyo gusto. Pero yung mga ganyang klaseng tomato, mas masarap po siya kung medyo kapalan nyo. Yan. Set aside po natin siya habang i-prepare natin po yung kanin na sinet aside po natin. Yan. Ihuhulma po natin siya sa burger mold. Kailangan pong ganyan yan. Kailangan pong pigay natin yung kanin. Yan, ganyan. Pilugin po natin siya kasi pag hindi po natin ginawa yan, sasabog po siya pag pinry natin kasi nasubukan ko nang gumawa ng ganyan. Ilang beses sumabog talaga pag prito ko, kalat-kalat siya. Kaya kailangan i-press nyo mabuti para buong buo talaga siya. Cover po natin uli habang gagawa pa po tayo ng ibang burger. Ayan, okay na po siya. Ready to pan-fry na po natin yan. Prepare na po natin ang lalagyan na pinagprituhan ng ating rice burger. Ayan. I-fry po natin yung patties. Yan po yung nabibili sa mga Korean frozen shop. Doon nyo po mabibili yan with cheese na po yan inside. Kaya hindi na po natin kailangan lagyan ng cheese. Yan, baligtarin po natin dahan-dahan hanggang sa maging golden brown po siya. Cover po natin siya habang ipapry po natin yung ating rice burger. Yung oil po natin, ay yung butter po natin, lagyan po muna natin ng oil para hindi po siya masunog. Kasi pag hindi po natin nilagyan niya ng oil, masusunog po yung butter. Mangingitim yung rice. Kaya kailangan may oil muna bago butter.
Tapos may balik na rin po natin siya. Okay? Huwag natin po siyang susunugin at hindi po magandang tingnan, maitim. Ganyan. Prito lang po natin siya hanggang sa naamoy na natin yung rice tsaka yung sesame oil. Pag naamoy po na natin yan, ibig sabihin po, okay na siya. Pwede na po siyang hanguin. Keep cooking lang po. Kailangan dahan-dahan at baka masunog. Ayan. Ganyan po ang itsura niya. Pag ganyan po, okay na yan. Pwede na po natin siyang hanguin. Dahan-dahanin lang po ng pagkuha at baka po masira. Continuous cooking lang po. Yan po yung last remaining 3 pieces. Bakit po 7 pieces lang, hindi 8? Yan lang po, nagkasya sa sinain ko. Yan. Yan po, malapit na po siya mag golden, mag brown, magluto. Yan, baliktarin po natin siya agad at nang hindi masunog. Ngayon po, ganyan po ang gawin natin. Lagyan po muna natin ng mayonnaise. Mali po pala. Kailangan yung tomato muna bago yung patties. Kasi kapag yun ang nauna, depende sa inyo kung anong gusto nyo mauna, patties muna o tomato. Kung mapapansin nyo po, hindi lahat may lettuce kasi hindi lahat gusto kumain ng letos. Ayan po, natumba. Yan, dahan-dahanin po natin. Ilagay sa ibabaw yung rice niya. Gagawin po natin dyan para hindi siya matumba. Kailangan po lagyan natin siya ng chops, ay ng toothpick para mag dumikit siya. Para pag hiniwa, hindi siya mahuhulog.
Ayan, ganyan. Ayan na po. After cutting, ganyan po ang hitsura. Napaka easy way po at napakasarap. Subukan niyo po at magugustuhan ng inyong mga anak. Mabibili po yung patty sa mga Korean frozen